Hello, hello subscriber. It's our day 384 and today is October 24 and it's Tuesday. Ayan, dito naman tayo sa ating construction site dito sa Bongabel Private Resort. Siyempre dito yan sa South Spring, Villas, Bocal, Calamba, Laguna. Ayan, mapapansin natin may mga manok na nakalagay na dito sa ating kapitbahay. Hindi ko alam kung kanino to. Pero para natatandaan ko, last week kami nagpalinis nito. At nagbayad kami ng mga tao maglilinis nitong open na lot na to. Pero ito, ewan ko bakit may nakatayo, may mga manok na rito. Hindi ko alam kung kanino at hindi naman nagsabi rin sa amin. So, hindi ko alam kung may ari yan. Pero so far wala naman ako nabalitaan may ari na naglagay dyan. So, dapat natin imbisigahan yan. Kasi baka dumating yung time sa kupin niya na itong lahat. Ayan. So far, ito naman yung ating dito sa kapiligiran natin dito. Maliban doon sa manukan. Mga panabong yata yan, oh. Plano ko pa naman lagyan ng mga bako dito para hindi mahalagyan ng mga squatter. Pero mukhang may mauuna na. Oo, yan. Itong ating mga wall dito, okay naman. Napinturahan na to. Ayan. Ayan, bumili kami ng mga flat bar. Ito para ipang-iipit namin doon sa polycarbonate namin dito sa ilalagay dito sa taas. Yan kasi naman last week nakabili na ako ng polycarbonate. Hindi pa lang namin na-install ngayon. Ayan, ito yung ating passage ng resort. At sana malapit-lapit na lang, konting-konti na lang at tayo sana makapag-operate na. Ayan. Kasi mga aso natin dumadami na rin dito. Toy, nagpaalam sa inyo yung naglagay ng manok doon? Naglagay ng mga manok? Sino yung naglagay ng manok doon? Siya naglagay? Nagpaalam sa inyo? Matapos natin linisin, tapos sila naglagay? Tubulong ba siya maglinis? Ah, sige, tatanungin ko ngayon. Kasi hindi man natin nakita eh, no? Hindi rin sabi sa amin. So, parang kami may-ari eh, no? O, pero dapat nagpaalam naman siya kasi siyempre kami nagpalinis dyan. Unless baka naman i-maintain niya na yan, tingnan natin. So far, ito na. Tapos na yung ating mga ating pebbles nito na ano. Malinis na siya. Ito yung hagdanan dito. Ito yung hagdanan natin na pebbles. Natapos na rin. Natulas yata itong ano. Yan. Hindi ako nakapag-vlog ng ilang araw kasi nga yung paa ko ng mga maga o hanggang ngayon mayroon pa rin siyang maga o. So hindi ko alam kung anong nakain ko dito. O yan, nilinis na nila. Nag-grout sila kahapon. Naglagay sila ng mga grout at nilinis na nila itong ano. Yan ko lang itong ilalim ko nalinis. Itang dito sa ilalim, anong gagawin natin dito? I-ano lang? White cement na lang? White okay lang yung po nababasa? Ay, yung white cement natin na yun mismo. Ah, sige. Pahira na lang ng ano, no? Clear na, no? Para kung sakali. Kasi baka mababa sa tubig. Ayan, gagamitin namin yung mga white cement namin para dito. Kasi nga, ayan, kasi bako-bako pa siya, ayan, no? Kasi puti naman na ito yung paglalagyan ng LED na tatanggalin takip niya. Ayan. Tapos ngayon naglilinis na sila ng mga tiles. Ayan, malinis na tayo. Ayan, konti-konti na lang at may finishing na tayo. May isa pa nang may isa pa kaming concrete na gagawin yung pump room na lang, yun na lang yung semento namin. The rest puro finishing na kami sa mga ano. So, makakaiwas kami sa alikabok last na yon. Ito yung abang namin para do sa hawakan ng pool. Maglalagay kami diyan ng stainless. Ayan. Pero ito yata hindi pa to na-finish. Ito, ano pa to? Itatapping pa to kasi katulad dito, nakalabas pa yung mga ibang bakal niya, oh.
Ayan. Ipapainal pa to. Ito naman sa kiddie pool, ganun din tsura. Ayan. Mas maayos na siya kasi dati. Although mas maganda yung dati kasi puti siya. Attractive yung puti eh. Eh ngayon kasi medyo iwas tayo sa alikabok ngayon. Kaya magmumukhang nature muna tayo. Yan, sa next na namin yung pump room. Saka maganda ito pag may pag-wet lock siya. Siya marino siya tignan pag-wet lock. So, dapat dito, malagyan na namin to ng coating. Linisin muna namin ng muriatic siguro yung ibabaw nito, punasan lang. Ayan, tapos ito rin ang matanggalin yung mga pintura at mga dyan. Spatan lang. Nung si Tate Roger pala, wala siya sa ngayon kasi nga, sabi, tawagan nila namin daw siya pagka magtalaga magpipintura na. Kasi mga nakaraan niya, paulit-ulit lang kami, umuulit lang yung pintura. Kasi lagi nadudumihan din. So, pag talagang wala na kaming gagawin na buhos o semento, yun, saka namin siya kukontakin. Ito na yung pinaka-full edge natin. Na, tapos ito na, puhusan na rin. Meron na rin tiles yung dito. So, malinis na siya tignan. Itong mga cover na lang, di pa. Ito yung ating planter box dito. Ayan, bubuhusan pa ito tapos iwa-waterproof din. Pero saan pa yung drain yan? Itap mo yung drain ito eh. Ayun, nasa gilid ang drain. Dito palabas yung drain yan. Ayan. Ayan, dito palabas yung drain niya. Ito naman, natambakan na rin ang graba na dadagan na. So, pwede na dito lagay dito yung mga lupa na iba kasi meron na. Ang purpose ko ng graba sa ilalim niyan, parang siya yung magsisilbing drainage niya para tuloy-tuloy yung tubig pupunta dito sa drain. Dito kasi yung drain ko banda. So, para hindi malunod yung halaman sa ilalim, may parang drainage siya ng mga graba. Hindi siya malunod. Tapos itong kanal na ito, pinag-iisipan ko kung lalanya ko pa ng bakal or mga peebles or open lang. Siguro sa ngayon open lang. Yan yung falls natin. Malinis pa siya tignan ngayon. Ano nangyari doon? Tang nabarag din doon? Ha? Sumama? Ah, wala siyang screen? Hindi siya, walang screen na ano? Pati screen, sumama yung... Ah, sumama yung screen? Bakit inari niya ito sa bakal? Sumama, pati screen, tanggal. Ah, pero yung screen na iwan, hindi. Ayan. Ay, wala sa siya tignan ngayon. Susunod na rin itong aking mga dingding dito.
Yan, di pa ito tapos eh. Oh. Dala dyan pa ito ng... Pero mag-order na kami ni Jeff nito ng ano. Para sa mga panel na flute. Yung flute siya. Kasi medyo mataas yung presyo na kuha namin. 400. Ah, 200. Pero 400. 400 plus isa. Ang isang panel. So, medyo mahal. So, kakalabas pa kami ng mura-mura. Pero, yung sobrang mura naman kasi baka marupok. Ito hindi namin nagamit ng mga white cement to. Pinansel ko on the time na nakabili kami. Nagbago nga isip ko, ginawa ko na lang siyang cement na ordinary. Kasi nga baka madumihan na naman. So, ito yung mga white cement namin din nagamit. Pero gagawin ko itong mga ano, mga figure. Halimbawa, banga-banga. Yun ang papan-display ko dyan. Uhulmahin ko na lang siya. Gamit yung ibang tables din. Ito ang ganda rin ito. Oh. Parang maganda gawin siyang ginagyan na ng graba ni Boss Jeff. Yan siya naghahakot ng graba dyan. Nilagyan niya. Maganda rin siya na puro graba na lang. Tapos yung halaman na sa mga cement pot na lang siya. Para hindi na ito masyado ano. Pagka open na lang siya na ganyan. I-ano na namin siguro ito. Barnisan lang namin yung mga bato. Tapos pagka tignan yung ganyan. Yan, ito na yung susunod namin, yung pump room. Yan, yung dry siya ngayon. Yan, ito, pinasok ni Boss Chef dito yung ating ano drum. Kasi nga ipapriming niya itong mga pipe na to kasi medyo matagal lang din namin nagamit sa dalawang pipe, dalawang source na to. Ipapriming muna namin kasi may bubuhusan namin ng tubig yung loob para pag sinipsip ng pump, hindi siya mayrapan. Tapos i-dispose na lang doon. Ngayon na lang din. Malapit na yan. Kunti-kunti na lang. Pwede na nga ako magbumili ng mga halaman kasi wala nang semento mangyayari, pintura na lang. So pwede na mahalaman kasi yung makaraan pag may halaman, yung dahon niya na papat na ano eh, na iibawawaw ng mga semento, mamatay din. At least ngayon wala na. Matun natin dito sa taas kung ano, kung namimaintain bang malinis. Yan, ito yung papa, second floor sa ating. Tapos ito yung chandelier tayo dyan. Yan, hindi pa kami nakakabili ng mga gamit na higaan dito. So far, okay naman siya ngayon. Ay, nakapatay pala yung power sa baba. Hindi ko sinaksak kasi nga... Eh, si Jeff na hirap magbukas ng ilaw. Ito, katulad ito, nakabukas ng mga ilaw, oh. Ayan, deep lag. Minsan binubuksan niya kasi. Ayan, may mga ipon na ano. Ayan, dahil dito sa, ano, sa polycarbonate, natakpan ako yung build sa baba. Pero okay lang. Ganda ng huni ng mga ibon. Itong kuha sa akin na room. Yan, ganun din naman to. Kaya mga 20 packs to. Isang kada, isang kwarto. Yan. Yung mga CR dito. Ito naman yung pinaka-private room namin. Pinaka sa head of the family. Yan. Ito, papaayos ko pa to. Lalagyan ko pa ng mga pinulik din yan. Ay, pinulik na mga panel din. Ito yung mga CR dito. Ito yung mga CR. Wala pa ako nabibiling salamin.
May wala pang salamin dito. Dapat talaga yung salamin. Nakita ko sa wheel ko, nasa 1,000 plus lang isa. Dito gusto ko nagyan ng salamin na malaki. Yung wall size dyan. Para hindi sila nabababa dun sa loob ng VR. Dito lang sila nag-aayos. Para yung pila sa CR mabilis. Ayan, ito yung billiard area ko. Saka, ayan, tambayan din. Smoking area, ganun. So, ayan. Ito yung chandelier natin dito. Kertikir pala may-ari ng mga manok. Kertikir kala Peña. Tapos tumulong naman yata sila maglinis daw. Ayan, kasi sabi sa akin, si Jeff pang sabi sa akin na may manok-manok na daw doon. O yan, yan lang muna yung vlog natin dito. Hanggang dito lang muna tayo. Sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman. At syempre, huwag niyong kalimutan ni click yung ating notification bell para updated kayo sa aming channel na Bongga & Jeff. Lalong-lalo na masubaybay nyo hanggang sa mag-operate yung aming resort na Bonggaville Private Resort. Dito yan sa South Spring Villas, Bukal, Calamba, Laguna. So hanggang dito lang muna tayo. Bye-bye! Hansya mo na nila dyan para pag kinabit mo na doon, meron na, no? Wala na siyang dumi doon sa taas. Oo, bubutasan mo na rin dyan. Doon na lang. Ah, para sakto, no? Bye-bye now.